Miyerkules, 12 ng Hulyo. Tumulog sa Bitag Action Center si Amalia Enrico. Ito'y upang ilapit ang isang kakaibang reklamo. Karayom na mahigit 2 taon nang naiwan sa loob ng kanyang katawan. Sa una, mahirap paniwalaan. Subalit, habang tumatagal, unti-unti kaming nagkaka-interes. Nakita namin sa kanyang mukha ang paghihirap at pangamba na dinanas niya sa mahabang panahon. Na ayon kay Amalia, dulot ito ng kapabayan ng kanyang doktor na si Doktora Anilin Fuentes Falyarme, Chief Resident of OB-GYN Department ng Philippine General Hospital. This is yung sa diagnosis mo, kung maging maglang findings, hindi namin pwedeng pakiraman. Ngayon, kung pumunta ka sa akin, marereklamo mo yung karayom na yung matagal na dyan at bakit hindi nakukuha kung sino yung doktor niya at paliwanag niya sa'yo. Wala po siyang paliwanag. Basta sabi niya, ayaw, nabasa ko na yung X-ray result, yung karayom. Yung karayom? O, yun lang po sabi niya, karayom. Okay. Sino sa palagay mo yung nakaiwan ng karayom dyan? Si Dr. Palyarno. Palyarno? Palyarno. Si Anilin Fuentes. Alright. Kinaamin niya ba na siya nakaiwan ng karayom? Hindi. Basta binanggit lang niya po, ay yung karayom. Wala na po siyang pinaliwanag. Ay yung karayom. Ano daw ang gagawin niya doon sa karayom? Wala po siyang binanggit siya. Basta sabi niya, hindi nila sinabi kung saan, Saan ka ba nakakaramdam ng sakit? Dito po, sir. Dito po ang sakit. Yung ano mo yan, tinitiis ko na lang po kasi ayoko na uminom na may pinanganik acid kasi bumabalik din po kaya tinitiis ko na lang po yung kilo. Ngayon? Hanggang ngayon po, sir. Anong kilo? Basta masakit po siya na mabigat na hindi ako makatayo. Pagka naglabaho ako, basta yung madaling araw, magpunta ko na siya. Hindi ako makatayo. Ilang taon na yan? Parang 2 years na po, sir. 2 years ka na nag... Naghihirap po. Hindi po alam kung ano po. Kasi alam ko na baka yung salamin. Kaya umiinom ako. Ano ang status ng karayom? Anong sinasabi? Hindi na babanggit kung bakit may karayom? Hindi po. Hindi na. Hindi naman. Kasi yan, ikaw pa ba yan? Kaya na kailang makita yan, ha? Upang makumpirmang itinadaing na reklamo ni Amalia sa Bitag, ipinasa ilalim namin siya sa isang X-ray examination. Pagkatapos may isagawa ang X-ray, sinubukan kunin ng Bitag ang pahayag ng doktor na nag-examine sa resulta ng X-ray ni Amalia. Subalit, sa anumang kadahilanan, tumanggi itong humarap sa grupo ng Bitag. Dahil dito, tinungo ng Bitag ang tanggapan ng Department of Health Secretary Francisco Duque upang ipakita ang mismong X-ray film. At ang resulta, positibo ang karayom sa loob ng katawan ni Amalia. You can see, it's a needle. It's a suture. It's a suture needle. Curve. Ano ba naman ang kailangan na may karayom sa loob? So, you don't even need a second opinion. Mismo ang kalihim ng Department of Health kung saan nakasakop ang Philippine General Hospital ang nagsabi na ito nga ay kapabayan ng isang doktor. May pananagutan. Itinahin natin sa licensing regulatory office natin. Pero pagka talagang doktor, PRC, Board of Medical Examiners, sila mag... Huskahan nila yan, pag-aralan, imbestigahan, pag-aralan yung kaso, titingnan kung sino ang malalagot, titingnan kung ano ang task ng mga kaparusahan. Subalit, dahil hindi sakop ng Department of Health ang mga reklamo laban sa mga doktor, tinungo na ang Bitag ang Professional Regulations Commission upang ipresenta ang reklamong inilapit ni Amalia. Sinubukan itanong ng Bitag ang hinggil sa naiwang karayom sa loob ng katawan ni Amalia. Subalit, iniwasan ito sagutin ng derecho at sa halip, ito ang isinagot sa amin. Pag hindi mo alam yung kaso at hindi mo alam yung dapat mo gawin, ilipat mo na sa ibang mga nakakaalam. Ang nag-iimbestiga talaga rito yung Board of Medicine. Mga doktor yan who are experts in their own lines. Pinatawag siya ng Husgado o ng Board of Medicine. Hindi pwedeng hindi siya sumipot dito. Under pain na masuspenderin o maribok ang kanyang lisensya. Ang
reason doon ay refusal to aid in the administration of justice. May ituturing medical malpractice para sa Philippine Medical Association or PMA ang isinagawang operasyon ng Doktor ni Amalia. Pag ang isang instrumento, A1, na nag-opera, ang tabi risk of locator yun. Ibig sabihin, the evidence speaks for itself. Malpractice na yun. Ngayon ay after na-close mo, after a week, bigla ngayon lumaki dyan, na-x-ray, nakita ngayon. Ang sino ngayon i-blame? Yung doktor, kahit siya, for example, na surgeon, matanda na. Siya siya libo kung ginawa eh, may pumalpak na isa eh. At negligent na yun eh. Hindi siyang asuhan. Doon ngayon papasok yung negligence.